Para maproteksyonan ang interes ng mga estudyante at magulang, isinusulong ngayon sa Kamara ang panukalang magkaroon sila ng boses pagdating sa pagdedesisyon sa matrikula at iba pang bayarin sa mga universidad at kolehiyo. May ulat on the spot si Sherrianne Torres. Chef? Yes, Pia. Sama-sama nagpunta sa Bills and Index Department ng Kamara ang mga leader estudyante ng UP Diliman, UP Manila at Ateneo de Manila University para ihain ang panukalang Student Rights and Welfare Act of 2014. Sinaakbay ang Representatives Barry Gutierrez at Walton Bello ang nag-sponsor na naturang panukala na ang panunahing target, mabigyan na regular na pagkakataon ng mga estudyante at magulang para makapagsalita at marinig din ng University at College Administration at Commission on Higher Education o CHED sa issue ng matrikula at iba pang bayarin sa mga paaralan. Bagamat may taunang konsultasyon na ginagawa ang CHED tungkol sa usapin sa dagdag matrikula, hindi raw ito matatawag na institutionalized o bahagi ng matatawag na sistema, sabi ni Gutierrez. Sa ngayon, Education Act of 1982 lang ang masasabing batas na umiiral para sana maproteksyonan ang interes ng mga estudyante at mga magulang, bagay na hindi na raw akma sa panahon. Ang Student Rights and Welfare Act of 2013 magbibigay ng mas equal representation sa mga mag-aaral at magulang pagdating sa pagdedesisyon sa matrikula at iba pang bayarin sa mga universidad at kolehiyo. Sinusulong din ito ang mas maigting na konsultasyon sa lahat ng concerned sectors. Walang ceiling o limitasyon na isinusulong sa mga panukalang itaas ang matrikula at iba pang bayarin. Pero sabi ni Gutierrez, laman daw ng panukala ang mga mekanismo para mabantayan kung kailan nga ba ang mga planong pagkataas at kung tama ba ang isinusulong na adjustment dito. Iyan, narito ang bahagi na ating mga naging panayam. Institutionalized at the level of each school. So, ibig sabihin, hindi lang CHED ang required to actually conduct a yearly consultation, but also each school administration before it actually enacts or implements an attempt to raise fees, whether it's tuition or other fees, they will have to consult yung mga students on the matter. Yung consultation nila, hindi malinaw sa mga estudyante, hindi nakakarating dun sa grassroots. Dun sa bill na pinopropose po namin, gusto namin magkaroon ng direct participation ng mga estudyante. Siguro kung hindi yung bawat mag-aaral ay magkaroon ng representative yung mga estudyante na to. And we want this representative na hindi lang siya hawak ng admin. Maliban dito, no, ang isa pang grupo naman ng mga mag-aaral, ito yung National Union of Students of the Philippines, ay nagbukas naman ng kanilang hotline kung saan pwede naman daw na magbigay ng complaint ang mga estudyante o magulang na ang pakiramdam ay hindi makatarungan yung kanilang dinaranas ngayon na dagdag singil sa matrikula. Ang kanilang hotline sila sa mga gusto daw mag-complain ay 931-6026. Ang makukuha mga complaint nitong NUSP ay kanila raw iipunin o i-compile at isasama doon sa omnibus complaint na kanilang iahain sa CHED. Yan muna latest mula dito sa Kamara. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Sherrianne Torres.